yon. Kasi kung may gusto silang, may nagustuhan silang remnant dito, hihigian din rin pa rin price namin yan sa hinihawak ng reposes at sa manager namin. Para mas mapababaan yung presyo ng repo. So yun mga Jun, nandito ngayon tayo sa Motorcycle City. So nasa repos naman tayo ngayon. So once again kasama ulit natin si Ma'am Divine para mag-inquire dito sa mga repos. No, updated na repos ng Motorcycle City sa 2021. Meron sila dito ng ano. Ano ba to? Nalimutan na itong motor na ito eh. Yun. MV Agusta. Walang niya. MV Agusta. Meron din sila dito ang Aprila. May mga Aprila sila dito. So, Aprila. Marami silang repos dito. Most of repos sila is big bikes. So, meron din silang repos dito na mga scoots. Ito, may Tracer. Ay, Tracer. Versus pala to. May Versus din sila. Kawawa naman tong Ninja na to. Wasak na wasak. Meron sila dito. May Benelli din sila dito na repos. So, ano to? Husqvarna. Husqvarna din sila dito. Na repos. RC. Most of repos sila dito. RC mga chong. RC 200. RC 390. Meron din sila dito ang mga... And may Rousers. Crossover. And then... Ito, papaanda rin natin itong RC 200 na ito mga chong. KTM RC 200. Engine start natin. And meron silang GXXR. GSXX. So yan, ito R3 na wasak. Dito, ba't ganyan yan? And may Raider 150. Yan, may Rouser din sila dito mga chong. So yun, dami nila doon. Meron pa sila ditong Ninja 400. Kunin ko na kaya ito. Ninja 400. CF Moto 250. NK, NK 250. 2390. Ito is GX10R. GX10R ba ito? GX10R. Meron pa din sila dito ng GX10R mga chong. Ito, may Duke 390. Nasabi ko na ba ito? Duke 390 na repo. Ang sabi ni Ma'am Divine, kaya daw pinapabatak ng mga... Yun, kaya dumami yung mga repos sila kasi. Dahil nga nagka-pandemic, di ba? Hindi nila na mabayaran. And then, yung iba daw is umuwi daw or naging ibang bansa daw. Kaya hindi na nila natatapos bayaran. Yung iba naman, wala talagang ano, wala talaga silang pambayad ng monthly nila kaya hindi nila matapos bayaran. Ito may R3. May R3. May Vespa. May Z1000 SR. May Z1000 din. Sana wala tayong ma-copyright sa music. Ito ano. Benelli. TVS. May pusa din. Kawasaki Z9, hindi Z900. Sa mga price nito mga chong, siguro hingin ko na lang kay Ma'am Divine yung list. Salagay ko na lang sa screen mga chong kasi masyado siyang madami para hindi mahirapan si Ma'am Divine sa pagsasabi ng mga repos natin. So hintayin lang natin siya para mapa-andar natin yung RC 200 na repo nila. So mga chong, yung service center nila. So dati dito ko kinuha si R15 ko. Brand new. So sumisyo of financing yung kinuha ko kasi mas mura siya compare sa in-house. So yun, nabayaran ko na naman, natapos ko naman. And then at the same time, okay naman yung service nila dito, okay naman yung after sales nila. Meron din sila ng mga parts, in-order din nila. So kapag may kailangan akong parts, ordering ko lang dito, then sila na yung bahala, i-update na lang nila ako. So pagbalik naman diba, itatanungin ulit natin yung mga ano, mga requirements or mga kailangan na kagamitan or anuman para makakuha ng mga repos na bikes. So yun mga chong, kung makikita nyo, RC, halos lahat ng nakaparada dito is RC talaga. Ay sorry, is KTM, Duke, and RC. So yan. Yan nga ba sinasabi ko, ma-maintenance ang KTM mga chong. To be honest talaga, compare sa Yamaha. So kung magki-KTM kayo, make sure nyo na baka yung handle yung maintenance nila. Maganda KTM mga chong. Sa performance talaga maganda. And sa forma. Di natin may tatanggi yun. Pero ang... Yun na nga. Ang disadvantage lang talaga ng KTM is yun nga. Ma-maintenance talaga.
O natin. Ako mag-aano, ma'am. Pero ayun na. Ay! Ah, wala. Hindi. Ito eh, naka-ano siya eh. Tuwa mo nga ako. Ginagawa mo! Ayaw mandar mga chong. Hindi ko alam kung baka lobot yung battery o what. Ganun. Hindi umiilaw yung sa... If ever naman ma'am, kung gusto nilang kumuha ng ay, ng mga repos, so di ba wala kayong financing? Wala pa. Cash lang. Cash lang, cash basis lang sila. Pero ma'am, bigay niyo na sa akin yung ano, yung mga list ba kayo nito? Para hindi niyo nasabihin ni iba isa-isa sa akin. Wala akong list eh. Ah, wala akong list. So walang list si ma'am. Pero Aerox S 5K Odo 5K Odo GX6S 150 mm-hmm. 9K Odo 98,000 98K. Tapos yung RC natin 150 120 8K Odo tsaka 6K mm-hmm. Tapos si Ninja 1000 dati siyang 585 nere price 450 na lang siya ngayon mm-hmm. 30K Odo yung Ninja 400 ma'am wala akong Ninja 400 pa yun. Ah, okay, KRT. Kasi may kukuha na ata niya ni KRT, sabi sinasabi. Ay, sana all. Sana all ako yung Ninja. Ba, meron pang magrepo, ma'am. Chat mo ako. Kunin natin. Ito, MV Agusta, no? Ayan. Ito, ma'am, magkano to? Ah, mataas pa. Bago pa nga, no? Tapos ito yung pinakamurang RC kasi ang issue niya, wala lang siyang battery. Mataas yung odometer niya. Ilan yung odo niya? Mga 20 ata. Baka mga 20k na din. Around 95 na lang siya. Oo, 95k. Wow! 95,000 na lang. Walang side mirror, walang battery. 180 na lang siya. 180. Ang odo niya is 10k. So ma'am, if ever... If ever kukuha si customer ng mga repos, ano kaya, ano yung mga ma-assure niya sa kanya? If ever na kumuha siya ng repos. Kasi reposes natin, lahat. So, ma'am, against the light. small bikes to big bikes. Pag na-avail nyo siya, as is, where is tayo sa repo. Mm-hmm. Kung ano yung nandyan, yun na yun. Kung ano yung bibili nyo siya ng ganyan. Wala siyang warranty, wala. Wala lahat. Ayun lang talaga siya. Pwede nyo siyang ibalik dito, ipa-service, ipagawa. Pero yung warranty ng motor, wala. Kaya kung gusto mong... warranty or brand pa. Pero hindi sila pwedeng kumuha ng warranty sa inyo kung sakali. Hindi eh, pag reposes talaga. Sa repo talaga. Wala talaga no. Sa once na bili mo yan, wala na kami diyan, sayo na talaga. Wala na kayong ano, parang sagutin basta. Nagawa niyo na yung part niyo. Ano pero lahat naman yan ma'am, if ever malilipat agad sa nila yung pangalan no. Mm-hmm. Ah, siya yung, ah, hindi rin kayo. Bali, lahat ng papers niya, magmula sa SUSE, ORCR, Oligo, ORCR, Didoxane, lahat na sa amin. Certification na binili mo, lahat. Ikaw lang magpapat, yung si customer lang ang magpapachange of ownership. So, yun. Yung mismo kliyente ko dito. Okay. Yun. So, all goods ba? So, yun. Wala na, ma'am. Wala na kayong ibang mayahad pa. Goods na naman. You know? Eto ma'am, magkano tong ito ba? Mukhang fresh pa tong RC 390 na 'to eh. 225 na lang siya. Fresh pa. Odo niya ata is 9K. Hindi siya binibenta kasi may issue to eh. Ah, okay. Sayang. Ah, katok ma. Ay. Mahirap. Kaya hindi namin siya mabenta. Hindi ba kayo nalulugi ma'am kapag ano? Marami kayong repos. Pag hindi kayo nalulugi kapag marami kayong repos. Nalulugi lang doon. Pero? Kasi kaya ginagawa namin is pinupush talaga namin. Tapos yung
lahat ng mga unit dito is pinapareprice para mas mababa ng makuha, para mas marami kumuha. Kasi yung mga pumupunta naman dito sa amin, may mga contacts din kami, mga buyers. Pinabalitaan namin sila pag bumaba na itong unit na ito, inaabangan niya, binibigay namin. So pwede sila mag-abang? Pwede sila mag-abang talaga? If ever, ma'am? May contacts na kami, tapos may mga nag-contact naman dito. If ever, pwede rin kayong kontakin dito regarding sa mga repos, no? Pag kunyari, magre-reprice kayo, so pwede silang mag-update sa inyo, kumbaga. Ayun. Kasi kung may gusto silang, may nagustuhan silang unit dito, hihigian din rin, papareprice namin yan sa hinihawak ng reposes, saka sa manager namin. Para mas mapababaan yung presyo ng repo. Kasi minsan nakakahingi pa kami din discount, katulad ng kunyari, kukuha ka ng RC200, wala siyang side mirror, wala siyang battery. May mga naging issue na onte, may mga ipapa-repair, may bibilit siya. Kaya pa namin hingihan ng discount yun para mas mababa siya. Kayo, sino may-ari na ito, mga to, sumisyo? Sa reposes, hawak sila sa admin, sa mga future trust namin. Sila may hawak ng mga reposes. Sa kanila kami dumediretso pag may gusto mo. Okay. So, yun. So yun lang mga chong, nakakaan na natin na guardian dito sa mga repos na 2021, mga updated na price and units nila. So if ever meron kayong questions, pakicontact na lang si Mang.